Ayan mga idol, welcome back again no, to my channel. Okay, so for today's video mga idol, no, i-highlight ko lang itong request ng ka-59 natin. So ito yung request niya, no, paano daw ba gumawa ng report tungkol sa sirang baril. Okay, so ito yung gagawa natin ng sample report ngayon mga lods. So yung gagawin natin dito, information report, no? Then yung scenario natin mga idol, para to sa mga single post, no? Na mga pwesto ng mga ka-59 natin, yung mga na-assign sa mga establishment na mag-isa lang, or yun nga, no? Single post. So yung gagawin natin, information report, no? Then yung topic natin dito is defective firearm. Okay, so open ko lang yung Microsoft Word ko mga lods, no? Big shout out mga ka-59, shout out sa'yo Idol, Nico Bawang. At shoutout din kay Ludi, Kai. And of course, sa'yo din, 59, Odisa, Bilason, shoutout sa'yo. At shoutout din kay Maymay, Vlog TV. And of course, shoutout sa'yo, 59, Jewel Membrelios. At shoutout din kay 59, Mervin Goltian. At sa iyo rin, 59, Binsar Ibrahim, shoutout sa iyo. At shoutout din kay 59, Edi Junior Tabi. And of course, shoutout din kay 59, Stephen Kanha. Mga idol, no, pinapa-shoutout pala ni 59, Stephen Kanha, yung Kanha family ng Gimaras. So, Kanha family ng Gimaras, shoutout sa inyo, mga idol. Mga lods, please visit also their YouTube channel, no? And please, don't forget to subscribe. Ayan, mga idol, no? Good morning. May share na akong short video, no, mga idol. Ayan, mga idol, tungkol ito sa pabahay, no? Si Lumina, mga idol, mayroon po siyang in-offer, no, na housing program. So, yung mga in-offer po niya dito is very affordable po, no, sa, para sa mga matagal nang nangungupahan at gustong magkaroon ng sariling bahay. So, mga idol, welcome to Lumina Homes Family. Okay, so yung in-offer po ng mga available na bahay, mga idol, no, is two-story houses, mayroon din pong condominium units, at mayroon pong townhouses, at of course, no, hindi nawawala, no, yun ang mga row house. Okay, para naman po sa iba pang mga detalye, pindutin nyo lang po yung link, no, na ilalagay ko dito sa description box nitong video na ito ngayon, no? At pwede nyo pong gamitin ang aking unique promo code mga idol, para po pan reservation makapag-discount kayo, no? Ayun, so maraming salamat. Ayan, so ito yun. Ito na yung nag-wrap ko na sample ng information report. I-zoom in lang natin mga idol, no? Ayan, para mas malinaw. Ayan, so sa taas, so meron na tayong heading sa logo. So yun nga, no? Depende naman sa inyo kung saan ninyo ilagay, no? Kung sa left ba o sa right side yung logo ng organization ninyo, no? Din ako, prepared ko palagi, no, sa left side. Pwede nyo naman din ilagay, no, yung logo ng client dun sa right side kung gusto lang naman ninyo, no. Okay, then of course naka-4 palagi, no, yung report natin kapag mas mataas sa atin yung position ng pagdadalhan natin ng report. Katulad nito, no, since single post yung pwesto natin dito, yung scenario natin, i-direct natin address sa operation manager natin, no, sa agency. Ayan. Then of course, itro natin, no, para proper channel, itro natin kung kanino natin pinadala yung report. So dito, in-address natin kay MOI or sa Mobile Operation Inspector. Ayun, so itro natin. Then yun nga, yung subject natin dito is information report. Then yung remark, naka-remark, no, dito yung ano natin, pack of the incident. Defective issued firearm. So bakit ba information report ang ginamit natin, hindi incident report, which is defective firearm?
So dito mga idol, depende naman yan no, sa inyo, pero mas mainam na information report lang yung gagawin natin kasi hindi naman siya incident, no? Defective issued fire arm lang siya, so wala naman incident eh. So i-inform natin yung agency natin para ma-replace, lalo na kapag critical yung location natin, yung post natin, kailangan ma-replace agad yan. Pero of course, huwag natin itatago yung issued firearm natin, no? Huwag natin, dapat naka-visible pa rin palagi para in case na makita ng masasamang loob ng mga illegal intruder, mag-aalangan sila kasi visible pa rin yung firearm natin. Of course, huwag natin ipapaalam na may defect yun, okay? Din dito mga lords, i-prank natin, no? Kung sino yung gumawa ng report, which is tayo, no? Ito nga si SG Juan de la Cruz, siya yung naka-duty, or tayo yung naka-duty dyan sa pram. Din huwag natin kalimutan yung date. Kung kailan natin green up yung report, dapat yun yung date. So today, no, is April 4, Monday. So yun yung nilagay natin dyan. Okay, so task lang natin, no. So yun mga idol, nilagay ko dito, Sir Madam. Ito, mas mainam na Sir Madam, para in case na babae o lalaki magbasa ng report natin, kung sinong available na magbasa ng report natin na makareceive, applicable siya kasi Sir Madam, okay? So dito mga idol, napakasimple lang ito yung green up natin na report, no, tungkol sa defective firearm. So ito yun. So basahin ko lang mga lords, no, napakasimple lang ito at napakaikli. So ganito lang, no, on or about 0800 hour, dated April 4, 2022 Monday, so today yan, no, I'm SG Juan de la Cruz, reported the one unit defective 9mm pistol. So yun nga, no, nireport natin yung sira na 9mm na issued sa atin. Therefore, I observe the firearm fails to feed the next round into the firing chamber. So malamang mga idol, ito kasi yung scenario ni 5-9, malamang tinis nila ito, no, na yung barrel, tapos hindi nagliload yung bala. So parang nagano siya, no, delay yung ano ng bala, yung kain ng bala dun sa next round. So yun yung nilagay natin dito. Din dito mga idol, no, nilagay lang natin dito, dinescribe lang natin dito sa box na to. Ayan, kung makita nyo, para mas malinaw. So yung number dito, yung quantity yan, no, yung kung ilang piraso. So one unit lang na one. Then of course, yung serial number, so ito na yun, ayan. So yung make or yung model niya, nilagay natin dito, 9mm pistol. Then yung date issued, kung kailan inisyo sa atin, so dito na, nilagay natin, January 5, 2017, so 2022 na tayo ngayon, no? So 5 years na, almost 5 years. Ito. Ayan, so yung post or assignment natin, yung location, CI Philippines, ito yung detachment natin, no? Or yung client. Then yung status ng barrel, of course, defective, no? Kumbaga, failure to feed. Kumbaga, yung bala, yung next round, hindi niya agad ang kinakain. So malamang may problema din sa magasin, so bahala na si agency dyan na mag-check or i-replace niya, okay? So yun lang mga lords, no? So of course, huwag natin kalimutan sa baba, no? For your information and future reference, ayan. Then preferred by, so tayo to, no? Si SG Juan de la Cruz, yung guard on duty, ayan. So ganyan lang mga idol, no? Napakasimple lang. Itong report pala na to mga idol, ilagay ko rin to sa description box, no, ng video. So i-scroll down nyo lang doon, i-check nyo lang, makikita nyo to. Pwede nyo magamit to, no, gawa nyo ng sample or kunan nyo ng idea para inyo rin future information report regarding ano, no, defective firearm. Okay mga lord, so I hope na nakatulong itong video na ito sa inyo, no. So that's all for today's video mga idol. God bless, see you in my next video.